Hello mga ka-discoveres! Welcome sa isang panibagong video na naman. Today, nandito ako sa aming balkonahe. At kung makikita ninyo sa likuran ko, napakaganda ng panahon. It's Sunday afternoon dito sa Canada. Masayang tumambay rito. Ngayon, pag-uusapan natin sa vlog na ito. Babalikan natin yung mga araw kung kailan kumuha ako ng lisensya dito sa Canada. Yun po yung kauna-unahang lisensya ko. Balikan po natin yung mga araw na yon at panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-discoveres, it's nice to see your smiling face. Kumusta kayo? Today, hinihintay ko yung carpool na magsusundo sa akin dahil pupunta ako ngayon sa isang G1 test. Kukuha ako ng lisensya at ipapakita ko sa inyo kung paano ba magkuha ng lisensya rito sa Canada. Okay, isang tagal eh. Hinihintay ko pa yung carpool ko. So, sa ngayon, good weather, hindi masyadong malamig yung panahon. Ayun na, okay. Ito na. So, dumating na siya. Boom. Ay, ginulat mo ako. Nandyan na siya. Yun. So, dumating na yung sundo namin. Sakto-sakto. Tinawag ko na si Papi. Yun, yung sundo ko. So, mamaya na lang sa Service Ontario tayo pupunta. Nandito na kami sa G1 test. Ayan, kasama ko si Papa Chris. Yeah. Di ba? Ayan. So, eto na yung mga number namin. Naghihintay na lang kami ng ano namin, tawag. So, sana... Malayo pa. Oh, malayo pa kami. Sana maging successful kami ngayong araw na to. Nangyari, kumuha ako ng panibagong ticket ko kasi nagkamali ako dun sa general rules. Yun, yung mga signs, naipas ako, dalawa lang yung mali ko. Pero dun sa general rules, kailangan ko mag-retake this time. So paghihintay na naman ako ng panibagong oras or panibagong minuto dahil kumuha ako ng panibagong ticket. Yun. Ayun mga ka-discoveres, balik na po tayo sa ating present time. Kung nakita ninyo mga ka-discoveres, nag-retake ako ng test or exam dahil nga nagkamali ako ng 5 beses dun sa general rules. So, dito po sa G1 test na yan, kailangan mo lang is 4 na mali and then pwede ka nang pumasa. So, nag-exceed ako sa 5 mali, na-confuse ako dun sa may alcohol level. Na binago-bago yung ano yung question, no? So ni-rephrase nila yung question. Kaya nalito ako doon, nagkaroon ako ng 5 mali. Kaya nag-retake na naman ako. So hindi ko kinakahiya na 3 beses akong nag-take doon dahil some question are they revise it, no, yung mga questionnaire. Kung kayo po ay isang Android user or Apple user sa mga smartphone ninyo, pumunta kayo sa inyong App Store and then download po. Hanapin po ninyo yung G1 test. Marami pong lumalabas na apps regarding dun sa G1 pero ang magandang gamitin is yung G1 test Ontario. Napaka-importante po na malaman ninyo yung mga road sign and general rules regarding sa
pagmamaneho sa daan. Nanghihinayang ako kasi yung lisensya ko po paso ng 8 years. Kasi magmula nung nag-Taiwan ako, naging busy sa trabaho, hindi pa nagkataon na umuwi ng Pilipinas or makapagbakasyon man lang. So napabayaan ko po yung lisensya ko hanggang hindi na ako nakapag-renew. Sa mga kadiscoveries ko na nandyan sa Taiwan or sa Pilipinas na malapit nang pumunta dito sa Canada, napaka-importante po ng lisensya. Dahil yun ang magpapatunay sa inyo na kayo ay professional driver, and at the same time, yung lisensya po dito sa Canada, yun na po yung ginagamit na general ID para siyang UMID sa Pilipinas. So, pwede mong gamitin yan sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno rito. So, lisensya lang ang dadalhin mo. Okay na yun. Tip lang po sa inyo mga kadiscoveres, kung kayo po ay merong lisensya na sa Pilipinas, professional driver kayo at malapit na kayong pumunta dito sa Canada, kailangan nyo pong ipa-red ribbon sa LTO. Kasi hindi na kayo dadaan sa G1 or G2 na katulad dun sa nangyari sa akin. Napaso yung lisensya ko, so back to zero po yung nangyari, no? Parang naging student license, tapos magiging non-professional, and then magiging professional driver po ako. Ganun po yun. Yung G1, yun po yung student license, tapos yung G2, yun po yung non-professional sa ano natin, sa kategory ng lisensya natin sa Pilipinas. Tapos yung full G na tinatawag nila, yun na po yung professional driver. Ngayon, kung gusto mong magpataas ng driver's license number, meron pa pong ibang kategory yan dito sa Canada. Kailangan mong mag-drive or mag-enroll sa mga heavy truck equipment or yung mga long haul driver. So meron pong mga ano rito, agency na pwede kang mag-exam and then mag-training sa mga long-haul truck driver para tumaas yung classification ng lisensya mo. So, pwede ka nang mag-apply sa mga driving or trucking company dito sa Canada. Ito naman, yung tip ko naman sa inyo mga kadiscoveres ko dyan sa Taiwan, kung kayo po ay nandyan na sa Taiwan at malapit na rin pumunta rito sa Canada at wala ka pang experience sa pagmamaneho, humanap po kayo ng mga driving school dyan sa Taiwan, mag-enroll po kayo. So, kumuha kayo ng mga international license ninyo na magpapatunay kayo po ay nakakuha ng lisensya at marunong ng magmaneho. Kasi nga, napakahirap dito nang wala kang sariling service. So, magkano lang po yun? I think nasa below 20,000 na yan. Kasi nung time na nasa Taiwan ako, gusto kong kumuha ng international license. Ang nangyari naman, salat ako sa budget kasi 20 milyong kailangan kong bayaran. Isinangtabi ko muna yung pagda-driving test. So too late na nung nandito na ako sa Canada. At dito na lang ako nag-back to zero, mag-apply ulit. Okay, para mas maintindihan ninyo mga kadiscoveres, punta po tayo dito sa App Store. Ayan o, meron na akong G1 apps dito. So, ang gawin na lang natin para mas maintindihan ninyong mabuti yung sinasabi ko. Nandito na po tayo sa road rules. Ito na po yon. So, dapat dito ma-memorize mo yung mga, hindi naman totally ma-memorize, pero dapat makabisado mo yung mga questionnaire at saka yung may sasagot mo. So, dito tayo sa road rules. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na apat na yung mali ko. So, dun sa may alcohol content, dun ako nalito kasi ni-rephrase nung crew doon sa driving test yung question. So, pay attention kayo sa mga road rules, yung mga question na to. So, dun tayo sa level 1 muna. Okay. Ayan. So, ang tanong niya rito, overdriving your headlight when the vehicle is in front of you is within your headlight's range. Sabi niyang ganon. At night is dangerous because. Sabi niyang ganon. Ang mga possible answer po, ito po yung number 1. Your headlights are too bright. Answer number 2 is not good for the car battery. Answer number 3, you are driving too fast. And answer number 4, you can stop within the distance that you can see. So, yun po yung possible answer. So, try po nating isagot dito yung you cannot stop within the distance that you can see. Ano natin yung answer number 4. Yun. So, nag-green po siya.
Ibig sabihin, tama yung naisagot natin. Kapag yung headlight mo masyadong mataas, yung kasalubong mo mabubulag siya or hindi niya makikita yung daan niya, yung distansya niya. So, malaki yung posibilidad na magkabanggaan kayo or bumangga siya sa ibang bagay. So, yun po yung answer number one at tama po yung naisagot natin. So, pipindutin po natin yung next. Yun. Ayan, ito na naman yung question number two. Never change lane in traffic without. Answer number one, decreasing speed and giving the correct signal. Blowing your horn and looking to the rear. Sabi niya ganon. Pinili po natin yung answer number 3. Ang sabi niya, giving proper signal and looking to make sure the move can be made safely. Ibig sabihin, kailangan na mag-signal ka at saka ka tumingin sa kaliwat kanan mo sa pagliko para maging safety ka. So, yun po. Tama na naman yung pangalawang. So, dun sa question niya, you are driving up to an intersection where there is no signal light or police officer. A pedestrian is in the crosswalk on your side of the street. You should. Sabi niyang ganon. No? So, basahin natin yung mga possible answer na pwede nating isagot. So, answer number one, stop and yield to the right of way of the pedestrian. Answer number two, increase speed and take the right of way. Answer number three, slow down and drive with increased caution. Answer number four, sound the horn to warn the pedestrian. So, yun po yung sagot niya. So, try po natin dito tayo sa answer number 3. Tignan natin kung magkakamali tayo. Ayun! So, mali yung napili ko, no? So, ang ibig niya sabihin, stop and yield right of way to the pedestrian. So, sabi niya ganon, huminto ka at kailangan mong patawirin yung pedestrian. So, kasasabi ko lang nun. Okay? Nakita nyo yung kalituhan sa mga questionnaire. Kaya, yun po yung sinasabi ko sa inyo na dapat mag-pay attention kayo sa mga question at saka dun sa mga answer dahil may chance na magkakamali ka. Ganon pa man, natapos mo yung buong exam, ibig sabihin, apat yung mali mo, pasado ka. Kung naging 5 yung mali mo naman, sorry to tell you, kukuha ka ng panibagong numero mo, pipila ka ulit para magbayad ng another 16 Canadian dollar dun sa mga kahera doon, tapos bibigyan ka ulit ng panibagong papel to retake the exam. So, ganun po yung nangyari sa akin. Nagkamali ako ng 3 beses dun sa rules, dun sa general rules na to ha, dun ako nalito-lito. Dito naman po tayo sa road sign. Makikita nyo mayroong picture dito at tinatanong kung ano ang ibig sabihin ng picture nito. Ang unang sagot na pwede nating piliin is intersection ahead. Pangalawang sagot naman, ang sabi niya is pave, surface, and ahead. Pangatlong sagot naman is narrow bridge ahead. Pang-apat na sagot naman is the road ahead is split. Bukan natin yung pangalawang sagot. Oh, yun, narrow surface. So, nagkamali na ako, no? Okay, mali po tayo. So, next question naman tayo. Dito naman po tayo sa question number 3. What does this road mean? Sabi niya, no idling. 3 minutes idle limit. Sabi niya ganun. So, ang mga sagot ay ito. No idling for more than 3 minutes. Answer number 2 is idling is permitted. Answer number 3, no stopping for more than 3 minutes. Answer number 4, no smoking. So, pipiliin ko yung answer number 1. Ayan, nag-green po siya. Ibig sabihin, tama yun. Question number 4, ito po madalas po nating nakikita niyan sa mga kalsada natin. Pero dahil walang pulis na nagbabantay, so pinapasukan pa rin natin yan. No? Ang mga... What? Natatawa ako. Siyempre, Pilipino tayo, di ba? Ganyan sa Pilipinas eh, di ba? No enter na nga eh, papasukan pa, wala namang pulis eh, ganun naman tayo. O, di ba? So, ito po yung mga possible answer. So, ibig sabihin, keep out, do not enter. Answer number 2, keep to the right. Answer number 3, keep to the left. Answer number 4 is do not pass. So, pagpipiliin po natin yung answer number 1 and then answer number 4. So, piliin po natin yung keep out and do not enter or do not pass. So, palagi po ninyo, ano ang iisipin nyo? So, try natin yung answer number 1, okay? Uy, tama, di ba?
alam nyo yan eh, kasi alam nyo kahit walang pulis, ipapasok nyo pa rin yung kotse doon. Para lang maka-shortcut. O, di ba? Okay. So, last na lang to. Last na lang. Okay. Last na lang. So, ito naman. Madalas nating nakikita rin to sa mga grocery store, di ba? So, what does this sign mean? Sabi niya, merong taong naka-wheelchair. Yan. Sa mga parking lot po natin nakikita yan, no? So, ang ibig sabihin, ito ay para sa mga disabled lamang. Ngayon, ang mga answer, ang ibig sabihin po dun sa mga sagot is... No standing, answer number 2, wheelchair only for wheelchair only or disabled handicap person parking. Sabi niya ganun. Tapos answer number 3, no parking. Tapos answer number 4, winding road ahead. Ang layo naman nun. So, yun, kitang-kita naman natin yung sagot dito is wheelchair only or disabled handicapped person parking. Yun po ay naka-specify lamang sa mga taong disabled. Yung mga ibang driver, disabled din yung utak, kaya pinapark nila yung sasakyan nila dun. Katwiran nila, wala nang parking lot eh. Diba? So, dun sila sa disabled. So, ganun po. Piliin po natin yan, no? Okay. Yun, tama, nag-green. Okay, so i-stop ko na doon para mapabilis lang ang video na to. No? Ayun po mga ka-discoverers, kayo na po yung bahalang mag-try sa inyong sarili. So try nyo lang pong i-upload yung apps na to. Ginagarantee ako po sa inyo na talagang matututo kayo kung paano yung mga road policy at saka yung mga road sign. Kasi napaka-importante po yan dito sa Canada. Kasi usually sa Pilipinas kasi ang problema sa atin, kapag nakakuha ka na ng lisensya, ang alam mo, marunong ka nang magmaneho. Ngayon, kapag nahuli ka ng LTO, yun, yung reklamo, ikaw pang galit, di ba? Galit ka pa sa mismong officer. Kapag nagmamaneho ka, yung safety. So, tayo bilang isang Pilipino, minsan talagang di mo maiwasan yung katigasan ng ulo na nagmamaneho ng lasing, tapos nababangga na aksidente. Di natin maiwasan na mayroong mabawian ng buhay or makapinsala pa ng ibang mga properties or mga buhay din po, no? So, number one, yun yung palagi nyong iniisip kapag kayo ay mga driver or meron kayong mga lisensya. So, sabi nga nila, yung lisensya, buhay mo yan. Buhay na, buhay yung pinapahalagan mo dyan kapag meron kang lisensya. Kung nagustuhan ninyo yung video na ito mga ka-discover, sana bigyan nyo ako ng isang thumbs up sa YouTube video ko na to. At kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, make sure to click subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng aking video. So maraming salamat po sa inyong panonood. At kung isa kang OFW na katulad ko, mabuhay ka at mabuhay tayong mga OFW sa buong mundo. Until next time from Northeast Southwest, my name is Gilbert with Legal Discoveries Channel. Bye-bye!